What's up mga boss? So, kumusta kayong lahat mga boss? Pasensya kayo, matagal tayong hindi nakapag-upload ng new video dahil sa sobrang busy. Actually, hindi lang motor yung ginagawa ko mga boss. Gumagawa rin ako ng 4-cylinder, 8-cylinder, 6-cylinder, 10-cylinder, etc. Yun, ginagawa ko yun. Actually, yun talaga ang trabaho ko. At sideline ko lang yung motorcycle. Kasi maliit lang naman yung engine ng motorcycle. Hindi sa mayabang tayo, pero maliit lang talaga yung engine ng motor. So, madali lang gawin. So, ngayon, for today's vlog, ang topic natin ay 57mm. At saka, reveal na rin sa MTK na cylinder block. So ngayon ang cylinder block natin ay gagamitin. Yung cylinder block na gagamitin natin ay eto na, pitch bike. So matagal na to sa akin, dalawang piraso to, so nabili na yung isa. Ito na lang yung natira. So ito, mataas-taas yung price, hindi na kayang bilhin ng nag-upgrade. Minsan gusto nila yung mumurahin lang. So ito, gagamitin ko na lang for demo at ma-tasting na rin natin kung ano yung performance ng pitch bike na pang smash 115. Kasi yung nasubukan ko ay MTK lang. So yung MTK, ito yung problema ko sa MTK mga boss, dahil nakatatlong block na ako sa MTK at nasubukan ko na yung tagal niya. Actually, kung ma-warm up lang ng gusto yung MTK, okay naman siya, magtatagal naman siya. Kaso, ang piston nga lang niya ang problema. Yung bore niya, steel bore siya, so okay lang siya. Matagal siya masira ang bore, kaso lang yung piston ay madaling masira. So, meron akong piston dito, napapakita sa inyo. Ito, ito yung masira sa piston ko. Nabungi yung ano niya, top. So ito yung packet ng exhaust at ito yung intake. So nagtaka ako bakit intake yung nasira, dapat yung exhaust sana, dahil yan ang ano, mainit. Pero sa bagay, nasa loob naman siya, so hindi natin masabi kung alin doon ang matibay sa kanila. Pero sa madaling salita, yung piston nito ay iba ang klase. So subukan natin yung pitch bike kung maganda ba, at mas maganda rin para marating natin kung alin doon ang pinaka maganda sa kanila. Ito, nagtagal to sa akin ng siguro yung isang block ko may 6 months, pero birit ng birit yon. Hindi ko lang ma-videohan noon dahil hindi pa ako nakabili ng GoPro, kasi matagal na itong naka 57 sa akin. Pero ngayon, so actual natin yung 57mm, at may gagawin pa tayo sa piston. Lalagyan pa natin ng packet, at meron din akong technique paano natin ikabit. Alam ko sa mga marunong mag-upgrade ng motor, so disclaimer po sa mga magagaling na. So iba-iba tayo ng idea kung paano gumawa o paano gawin yung motor natin. So ako as a mechanic, o iba-iba tayo ng technique paano natin gawin yung motor. So sa akin, technique ito, so, ipapakita ko na lang sa inyo at i-share ko sa inyo, baka naman ay makatulong ko sa inyo. So magbabaklas muna ako ng motor dahil inumpisahan na ni Mark. Doon si Marco. Shout out guys. So pakita na lang natin yung pag-packet at ano yung gagawin natin sa piston. So para sa mga baguhan pa sa mga ganitong trabaho, o practice pa sila na maging mechanic, so ito gagawin natin mga boss para sa ganito na walang packet. So ito lang yung i-compare natin mga boss, yung stock piston. Ito yung stock piston. So ito lang yung kukunan natin ng
clearance dito sa ating gagawing ball pocket dito sa ating panibagong piston. So gawin natin, susukatin natin yung overall piston. So ang piston nito ay 51. So 51. So 51 lang yung overall niya. Usukatin natin yung gilid dito at saka yung gilid dito sa may kanto ng pocket. So kasi ang natira ng gilid ng piston, so meron siyang 2.1 mm dito sa kapal niya. At same din sa kabila, ganun din. Be. So konti lang yung diferensya, pero halos magkapareho lang sila. So ngayon yung buka naman niya, yung buka niya ay 45. So 45 mm. So ngayon yung 45 mm, so para madali, ganito na lang gawin natin. Kunin natin yung center, center ng piston, center ng piston. So lagyan natin ng marker. Ito yung center ng piston. So kunin natin yung intake side muna. So intake side, yan yung center. Intake side ay 23. So 23 mm. So intake side natin dito. So lagyan din natin ng marker yung center ng new piston. At yung 23 ay dito. So lagyan natin ng marker. Yan, meron ng marker. So sa exhaust naman, sa exhaust ay same lang sila. So exhaust ay 23. So lagyan natin ng marker 23. Ito. Yan, may marker na sila pareho. So kuha lang tayo ng piso para masundan natin ang circle ng valve. So ito yung piso. So ang ginagawa ko dito mga boss ay kinuha ko muna yung center. So guhitan ko muna sila. So dito yung center, madali lang, ibasin niya lang dito sa butas ng oil. Meron siyang limang butas. So yung gitna, yun ang lagyan niyo ng marker dito sa taas. Yan. At same din sa taas, ganun din. Yan. Tapos itapat natin ng ganyan. Tapos guhitan natin. Pasok natin. Okay. Tapos dito rin. So dito na tayo magbase sa gitna ng piston pin. Piston pin. At dito sa piston pin. At same day, same procedure. Yan. Malaki yung dulo ng ano ko. Yon. Ayun na siya. Kuha na natin yung gitna. So ito, titignan lang natin kung nasaan din yung gitna. Ganyan. So ito yung gagawin nating guide. So yan. So yan yung guide natin. So baba lang natin ng konti. Yan. At lagyan natin ng guhit. So distansya lang natin kasi malaki yung dulo ng ating
Pintilpin. So, yun. Parang nakangiti lang. Ito yung ginagawa ko kapag gumagawa ako ng packet. Kasi dati, binabash yung packet ko. Maganda daw. So, ito babaguhin natin. So, disclaimer lang sa mga magagaling dyan. Huwag na tayong mag-bash kapwa natin mekaniko. Kung ano yung discarding na nila yun. Huwag natin sabihan sila na pangit ang gawa mo, etc. Sa kanila naman yun eh. Discarding nila yun. Wala tayong magagawa dun. Yung iba, masyadong mayabang, pero motor lang ang kayang gawin. So, ngayon, so may guide na tayo kung paano natin gawin yung packet natin. So since naka 6.0 left ako na cam, so susukatin natin yung lalim ng gagawin natin packet. So naipakita ko na to dati, pero baguhin natin, ulitin natin para naman sa mga baguhan ay mayroon din silang masundan. So share na lang natin yung knowledge natin. Hindi naman natin madadala sa hukay ito eh. Share na lang natin. So mayroon tong 2mm na lalim. Ito yung stop. Meron siyang 2mm dito sa kanyang intake at sa kanyang exhaust ay meron siyang 1.1mm. Gagawin natin, pantayin natin ang 2mm pareho. So importante lang yung pinakagitna dito mga boss, yung yun lang yung malalim. Kasi itong ginawa ko, malaki to masyado. Kasi yung piso, ang kapal ng piso ay 23. Kasi laki ng intake. Itong piso, kasi 21 lang yung exhaust, plus 24 yung intake. So ito 23, konti lang yung diferensya nila. So ang tatama lang naman dun ay yung dulo ng valve, yung dito sa may bandang gilid. So yun lang ang importanteng malalim. So simulan na natin ang pag-packet. Okay, so ito na yun siya mga boss, 2mm yung lalim niya. So hindi na rin pangit, hindi na kagaya nung dati kasi wala pa akong gamit nun. Ito na siya, medyo maganda-ganda na rin kahit papano. So intake naman yung gawin natin.
Okay. So, sakto na. Okay, pareho na silang dalawa. So, ngayon sakatin natin uli yung clearance dito sa magkabilang gilid. So, dapat 45 siya. So, 45 siya. Ito. Yan, 45 inch. So, ang lalim lang niya dito mga boss. So, may sleeve siya. Parang, para siyang slanting ang pagka-packet nito mga boss. So, dito sa pinakailalim niya ay 44. Dito sa ilalim niya ay 40. Kulang pa ng konti. Ito, 43 pa. So, gawin natin 44. At yung buka niya sa may upper part ay 45. So, ito, 45 na to. Konti na lang yung tatabasin natin. Yun, tama na. Yun. So, 44. At yung gilid niya ay 45. So, 45. So, 45. Hindi nga lang masyado maklaro mga boss. Tapos yung natira sa gilid natin ay mayroon siyang 6mm. Ano? 5.2. Kabila din, ganun din. So ngayon sa naobserbahan ko mga boss sa ganitong style ng piston natin. Kasi flat piston to, flat type, hindi siya dome. So ang napapansin ko sa piston na flat, kadalasan masisira. Kadalasan siya masisira agad. So, kinumpare ko yung kinuhanan ko yung dito, yung una kong vlog, yung 57mm, yung sa Smash Blue, yung kay Mark. Tinanggalan ko siya ng ito, yung gilid niya. Parang dinome style ko siya. So, yung piston na yun ay umabot ng 1 year. So, meron pa ngang isang Smash 150 na sinet up ko at ganun din ang style. So, binalik na lang niya sa stock dahil ginawa niyang service sa misis niya yung motor. Hindi siya nasira. Compare dito sa ganitong flat, ito, flat na to, hindi ko to tinanggalan. Sa piston ko, sa block ko dati, ito ang resulta. Nasira siya. Sa observation ko lang, mas maganda yung tanggalan natin ng ano dito, konti, para mabawasan yung compression niya. At hindi siya masyadong sirain. So yun ang gagawin natin. So share ko na lang din sa inyo sa mga nag-smash, kadalasang masira talaga dito at magagasgas dito sa ating piston skirt. So ito tatanggalan natin. So meron na akong naiguhit kanina dito. Itong maguhit na ito, konti lang. So yun lang ang islanting ko, 1mm at 1mm din dito ang haba. So madali lang to.
tapos na siya mga boss. So binawasan ko lang ng konti para magmukha naman din siyang dome. Konti lang, hindi yung malaki. Para rin naman ay masubukan din natin tong piston na to kung good ba siya. Ano siya? Ito yung luma ko dati na sira at ito yung new. Okay. So ito na yan siya mga boss, backlash na. So, kakabit na lang natin yung 57mm. So ito yung piston ring. First ring, second ring, oil ring. Okay. So bago natin ikabit, i-check muna natin yung clearance ng piston ring. Okay, napakaganda. Second ring. Okay, maganda. So, kabit muna natin tong piston ring natin para kabit natin dito sa ating connecting rod. So, oil ring muna tayo. Second ring. Tapos yung first ring. So palagi kong ginaturo sa inyo mga boss, yung may letter or number, yun yung nasa taas. So sa top. So kabit na natin tong piston pin lock. So ito yung exhaust at ito yung intake. So nakaharap ako dito, so dito yung lalagyan ko muna. Lagyan natin ng isa. Kabit na. So next is piston pin. So lagyan lang natin ng oil. So piston pin natin, lagyan din natin ng oil at ikabit na natin sa ating piston connecting red. At yung isang piston pin lock. So lagyan lang natin ng basahan. Ito na ba yung
dito. Sikwating lang natin para pumasok. Pasok. Pasok. Kunting duot na lang. At masulod na. Okay. Recheck, recheck, recheck. So, pumasok na. Okay. So yung piston pin clearance. Piston pin clearance daw. Yung piston ring clearance. Clearance ang ating piston ring. So, yung ating oil ring dito nakaharap sa upper ng piston skirt natin. At yung intake, yung second ring at first ring ay sa ilalim natin ipupwesto. So dapat magkahiwalay. Good. Ngayon naman ay yung ating gasket. Huwag natin kalimutan yung gasket. Dahil hindi naman pang racing yung motor natin, lagyan natin ng gasket. Ito yung gasket natin, mga boss. Black gasket. Black gasket. Buto'y dawil ni Pilit mo. Ang black. Wala. 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 Baka kung nagkaroon. At huwag nating kalimutan yung dowel pin para ma-align siya ng husto. Ayun. At yung ating black, lagyan natin ng lanis para smooth ang dating. Yan. So, lagyan natin ng oil at ipasok na natin yung ating black. At huwag kalimutan din natin lagyan ng lanis yung ating piston at piston ring para smooth na smooth. Yun, dumadaloy. Yun. Tapos ipasok na natin, mga boss, dahan-dahan. Yan, pagewang-gewang. Oh yeah, yun, smooth na smooth ang pasok. Ganda tignan ng pits bike, mga boss. Ang linis. Ang linis. So, parang nakapalis. Kumarang ang dawil. Dawil pin. Dawil pin yun. Okay, ng puti dito sa kabila, kabila naman, kabila rin dito rin. Tinamahan mo ako, ha? Yun. So ITDC muna natin para makita natin yung clearance. Susto. Terpes
Okay. So kahit di natin lagyan ng top gasket, so ayos lang, pero lagyan lang natin kasi hindi naman to pang race eh. Pang service lang naman to. So lagyan natin ng head gasket. Ito yung head gasket niya mga boss. Malinis. So bago natin pala ikabit, so linisin ko muna tong cylinder head. So ito, hindi ko na to i-regrind yung cylinder head dahil good naman to. Wala naman tong problema. Wala tong singaw. Linis. Lagyan natin ang maker para walang singaw talaga kasi mataas na yung compression nito, so expected na yun. Kailangan natin ang magandang maker or maganda talaga lagyan ng maker para iwas singaw, kasi kapag singaw magkakaroon siya ng loss compression. Gasket at yung ating cylinder head. So, madali lang yung trabaho natin ngayon mga boss dahil wala naman tayong masyadong ano, port. So, yun ang kadalasang matagal gawin, yung pag-port ng intake at saka exhaust. Mabusisi yun. Eto, ready na to, wala na tong problema. Pwede na to sa bakbakan. Pero ito, service lang natin. Hindi natin ipagyabang yung motor natin mga boss. Yung motor natin, kung ano yung takbo niya, yun na yun. Kasi huwag nating husgahan yung iba na gumagawa rin ang ganito. Bisyo baguhan. Huwag nating silang ano, ibabash. Yung mga kapwa ko, mga YouTuber, mechanic. So, share natin yung knowledge natin mga boss. Huwag natin i-bash yung mga nagsisimula pa lang na mag-practice ng mag-ayos ng mga motor. Kasi, sabihin natin, small engine mechanic lang tayo. So, doon na tayo sa punto na small engine. Huwag na tayong maglabangan. Hindi nga ako nagyayabang sa mga ano na kaya kong gumawa ng mga malalaking engine. Yung iba kasi mga mekaniko, yung mga YouTuber, or ewan ko lang, kasi meron lang ba siya akin na eka daw, more practice pa daw. So about ang PCC ko yun, more practice. Sabi niya more practice, at sinabihan pa ako ng iyakin. Hindi naman ako iyakin, bakit naman ako iyak? Saka sa nagba sa akin, small engine lang yung kaya mo. Hindi kita papatulan dahil ano, hanggang small engine ka lang eh. Saka ka na magyabang sa akin kung kaya mo nang gawin yung mga heavy equipment. Eto, sideline ko lang to, yung pagsashop at pagkukumpuni ng mga motor. Sideline ko lang to. Yung totoong trabaho ko talaga, heavy equipment mechanic ako. Eto na, konting kimbot na lang, matatapos na ako. So, sa mga magagaling dyan, so, shoutout sa lahat ng mga YouTuber mechanic na kagaya ko. So, huwag tayong magsiraan mga boss. Alam kong magaling kayo, mas magaling pa kayo sa akin. So maaari kayong manood, maaari kayong mag-comment, pero wag lang nating below the belt yung comment natin kasi nakasakit din kayo minsan. Ako, hindi ko lang pinapansin yung mga
Pusser. Pusser account kasi yung mga kadalasang nagko-comment sa aking channel eh. Nagpapakilala na member daw siya ng ganito, ganire. So, hindi ko na lang siya i-mention, mga do. Hindi na lang ako mag-mention. So, kung ano yung kaya nyo yon. Sa inyo din yon. So, kung ano yung kaya ko, sa akin din yon. So, hindi ako nagyabang, hindi ko pinagyabang. Sinishare ko pa nga para rin sa ating mga kapwa mekaniko yung nagsisimula pa lang. At least meron din silang matutunan. Diba? Huwag tayo magsiraan. Nako, hindi natin madadala to sa hukay. Hanggat buhay tayo, share natin. Hindi yung magyabang tayo na para tayong tayo ang may-ari ng mundo. Parang si Kinsa ba? Share lang natin. At kabit na natin yung timing gear. So yung adjustable timing gear ko mga boss. So ito yung nasa motor ko. So na-dial ko na to dati, hindi ko na siya denial. Kinuha ko lang yung duration niya. Tapos yun na yung minintain ko sa mga sinet up ko na motor. So okay naman yung takbo. So far wala pa naman negative feedback. Sa akin nga maganda yung takbo niya. Hindi ko na siya binago. Hindi na ako naghanap ng parang quitis na pagbitaw. Wala na agad. Sa akin maganda lang yung takbo. Satisfied lang yung customer. So ayos na yun. So pakita natin sa inyo para naman magaya nyo na. So hindi pa ako nag plus 5, plus 3 or naka stroker ganun. So stock bore lang siya, stock bore. So 57 lang yung binago natin, cam, bulb spring, CDI, timing gear, ano pa, clutch spring, etc. So rim set. Ito, dito tayo mag-focus. So yung focus on me. Cam, yung adjustable timing gear natin. Ito yung timing mark niya, original. Pero hindi siya naka-match doon sa ating stock timing gear. So ginawa ko, minatch ko siya sa ating stock timing gear. So ginawan ko siya ng timing mark na pinabago. Pero dito ako nagbase sa advance or retard dito sa ating mga guhit. Meron siyang tigta tatlong guhit sa gilid. Tatlo sa retard, tatlo rin sa advance. So dito tayo sa advance. Ilagay ko siya sa pangatlo. So pangatlo mga boss, sagad. So yun yung timing na ginamit ko. So ang cam ko 6.0, pero tumatakbo siya dito sa akin ng 135 at hindi ko pa siya nasagad ng gusto. O hindi ko pa siya talaga na subukan na i-full, yung full na hanggang full talaga. So okay na siya, hindi na siya lugi sa takbo ng 115 cc. So convert natin sa 57, so 147 cc. So run off na 150. So hindi na siya lugi, okay na siya sa takbo. So yun lang ang sundan nyo mga boss. So kabit na natin, medyo mapahaba tayo dito. Tingnan natin yung timing kung sakto na ba. Okay, yes. So yun, sakto. Ipitan natin. So itong bolt ng adjustable timing gear ko mga boss, binago ko na. Kasi ano, meron siyang
masira yung aking boat. So ginawa ko, ginanito ko na lang. So sa mga nagkakabit ng cam at kinabit niyo yung dowel dito, yung may dowel pin na maliit, so ano nyo lang, higpitan nyo lang yung pagkakabit, kasi kung hindi mahigpit, matatanggal to at makakain dito sa ating time machine. Sira. Masisira. Nangyari na minsan yan sa akin. Hindi inaasahan na tumalon. Hindi kasi ito kagaya ng XRM. XRM, mayroon siyang bolt dito papunta sa timing gear cover. Ito wala. Okay. So, ikabit na natin yung tensioner. So, lagyan natin ang maker. Yung ating tensioner. Para hindi mag-lick. Wala na tong gasket. So, maker na lang yung kakabit natin. At ikabit na natin. Okay. Punta lakas ng bok, tapos ka. Kabit muna natin pala itong dalawang robot. Baka mamaya ay makalimutan. Dahil meron tayong katandaan. Baka mamaya ay maiwan. Kagaya ng nasa harapan ko, palaging iniiwan. Kanabuing. Huwag kang ganyan, te. So, yung clearance na ilagay ko mga boss, 6.8. Yung intake, 8 naman yung exhaust. So depende na sa inyo kung ano yung na kasanayan yung clearance na kinakabit ninyo sa inyong motor. So, sa akin 6.8. Ito siya, oh, para evidence. At 008. Yan na yung cover. Kamatik na yung wait na yung kumulong lang ito. Ito siya mga boss, since bago yung cylinder block natin, so lagi nating pinapaalala mga boss, importante ay yung warm up. So sa mga nag 57 dyan, huwag nyo munang ibirit yung motor nyo kung gusto nyo umaba ang buhay ng inyong cylinder block or piston. So maraming beses ko nang sinubukan yung pagkatapos ikabit ay ibirit agad. Isang linggo lang, tapos. Tapos ang laban. Wasak agad. Wasak agad. Sinubukan ko talaga yun para masabi ko na ano yung comparison ng mga motor
nakulang sa warm up at yung eksakto sa warm up. So kailangan natin muna ng warm up na isang linggo, depende sa haba. O maganda mag ano kayo sa kilometer, maganda 2000 kilometers or 25. At sa isang linggo nang gamit nyo, i-change away nyo agad yung motor nyo para matanggal yung mga kain ng ano, piston or doon sa bore, para maganda ang resulta. Yun lang ang sikreto nun. So excited na akong marinig yung under nito. Test lang namin yung hi guys, yung shout out kay Alberto Wongcales aka 25J 25J ng shop namin. So ikrang ko naman soy. Change oil yung motor ko. So gamit kong oil mga boss. Share natin para naman sa mga mahilig mag motor at mahilig sa upgrade. Ito yun mga boss, Kicks oil 1 liter, at mayroon din tayong 800 ml. So available dito sa shop natin. So ma-search lang yung shop natin mga boss, Rowell the Mechanic Motor Parts and Services. Meron akong poging mekaniko dito. Oh, helper mekaniko la. Mark! Ayan. Testing natin. So, warm up muna natin pala. Warm up! So, sisipain lang natin muna ng konti. Okay. Yun. Matigas. Para sa mayari. Oh yeah. Ngayon, pantarin na natin kung ano yung tunog. Ay, tigas. Meron palang pumasok na oil dito. Kailangan natin sarahan ng butas dito. Maganda yung lubrication. Pero iba yung pinch bike mga boss. May butas dito. Kadalasan sa MTK ay wala. Siguro factory ano to, defect. May lumalabas na oil dito. So tumagos dito sa ating true bolt. So kabitan lang natin ang bolt para hindi tumagas. Iba tong black na to ah. So lagyan ko lang ng maker mga boss yung bolt na ikakabit natin. Lagyan natin ang bolt. Kita natin. So, okay na. So recheck natin. Dito natin palabasin yung oil. Makita natin kung goods ba yung oil pump. So pandarin natin. So minta na siya. So check oil pressure. Yun, malakas. Okay na siya. At ikita natin. Patayin muna natin at linisin muna natin itong mga oil na to. So yun, so walang masyadong lagitik. So yung lagitik na maliit, yun yung sa cam. Pero ayos lang yung under nya.
So hindi muna natin siya i-testing o i-birit. So pandarin lang natin at lagyan natin ng electric fan para hindi siya mag-overheat. Kailangan natin ng warm up na matagal para maayos yung pagka-setting ng piston sa ating cylinder bore. So hindi muna natin siya i-rib. Hindi muna natin siya patakbuhin ng mabilis. So kung patakbuhin natin, mabaga lang. Yung mga 50 km per hour, 40, 60. Diyan lang muna natin limit natin. So good for 1 week yun. So mas mahaba ang kilometers, mas maganda. So advice ko, siguro mga 2,500 kilometers, sapat na yun para sa kanyang setting. Pwede na natin i-birit siya pagkatapos ng 2,500 kilometers. So okay na siya. So salamat sa mga bashers ko. Salamat din sa mga supporters ko. So okay na yung settings. Wonder. Overall. Tapos na. So warm up lang natin. Thanks for watching, mga boss. God bless po sa inyo lahat.